Your girl so fine, but her breath is like woo. She say she wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like. Good afternoon po mga kababayan. Andito na naman po si Mami Hyde sa inyong lingkod. So, nakikita nyo po ay Pomelo. So, ano bang gagawin natin sa Pomelo? Siguro nagkaroon na kayo ng idea. Ang gagawin natin sa Pomelo ay Pomelo Jam. Yan. Dahil matagal po siyang himay-himayin, hinimay ko na po siya. So, ito na po yung ating lulutuin. Then, ingredients lang natin ay asukal, 1 cup, then 3/4 of water. Kasi pang sabaw natin yan para hindi matutong. Pakukuluan muna ng konti, saka lalagyan ng tubig. So yan po, ang ingredients natin ay pomelo. Ito yung nahimay. 3/4 of water, then sugar. So umpisahan na po natin na ilagay sa kawali. Let's go. So, ilagay na natin ang pomelo natin sa kawali. Then, isunod ang water. 3/4 of water. Siguro nanibago kayo, ano, ba't pomelo? Ano? First time ko din itong makakatikim ng pomelo jam. So, yan po. Antayin natin kumulo. Yan, antayin natin kumulo. Pasensya na kayo kasi sira yung ilaw ng exhaust fan. So, hindi natin mapapaliwanag. So, pakuluan natin. Then, antayin natin kumulo. Parang kulang yung tubig natin. Dagdagan natin ng another half. So, dagdagan natin ng half ng water para maluto yung ating pomelo. Bawa in case na kulang yung tubig, pwede nyo naman pong dagdagan yan. Wala pong problema sa ganun. So, antayin natin kumulo. Pag kumulo na, pag kumulo na po yan, saka natin ilalagay yung asukal. Medyo palutuin muna natin ng konti. So, ngayon, ilablab na natin si asukal para mag-caramel po siya. Yan. Excited na akong ipalaman ang ating pomelo jam. Sumasayaw ang ating kawali. Dumudulas. Kumukulog-kulog. Naririnig niyo po ba yung kulog? So, ang nilagay ko lang pong asukal kasi ayaw ko po ng sobrang tamis. So, nasa inyo po yan kung gusto niyo ng medyo matamis-tamis. Pwede niyo naman pong dagdagan din ang asukal. Ang nilagay ko lang pong asukal ay 1 cup of sugar. So, ang gamit ko pong measurement po, yung alam niyo po yung pagtakal na ba, yung sa rice cooker, yung po yung gamit ko na cup. Yan. O, tinan nyo. So, antayin natin yung asukal po ay mag-caramel. Madilim siya kasi wala tayong ilaw. Napundi yung ilaw sa exhaust fan. Tapos magkakape tayo. Kaso wala kaming tinapay. So may biscuit naman dyan. Isasaw-saw ko. Diba? Yummy. Magandang gawin pang ano bang tawag to, yung gagamitin na asukal. Alam niyo po yung kulay brown na pinong-pino yun. Kasi parang asin talagang kala mo food coloring. May kasi makulay kasi yun na asukal eh.
So pag nagkaramel na po yan, natuyo na po yan, ibig sabihin, luto na siya. Pwede na siya. So yan mga kaibigan, balikan na natin. Ito po yung nangyari. Oh, yan na po yung resulta ng ating ating pomelo jam. So akala nyo, ang dami-dami, ano, kumunti na siya. Ang ating pomelo jam, ngayon naman po, gagawa na tayo ng kape para tayo magmerienda at tikman na natin. Ito na yung moment of truth natin. Titikman na natin yung ating pomelo jam. Kung ano bang kinalabasan ng ating pomelo. So, ay, sorry natin. Ba't may tissue dyan ng mixture, ha? Ako muna. Ayan, tamang-tamang, may pampunas ako. So, titikman natin kung ano bang... Ayan, tikman natin. May buto. Nakulog. Gusto kong maging honest sa inyo. Mas masarap yung pineapple jam. First time ko din ko po kasi makatikim ng pomelo jam. So pag tumigas na siya, pag ano na siya, sa paulit ah, parang mapakla-pakla. Tapos, parang kumakain ka na lang ng parang sapal. Kasi yung, kumbaga, yung laman, kumbaga yung laman, tapos parang napiga yung kanyang katas. Kumbaga, yung naiwan, yung parang pinagkabalat. Parang ganun. So anyway, kasi first time ko din po magluto, wala din po kasi akong idea kung ano pong lasa ng pomelo. So, na-curious po ako kasi sabi ko, ang dami pong pomelo dito. Yan, nakagilid lang siya. So, trinay kong gumawa. Ay, alam nyo naman, di ba? Mas maganda yung mismong natitikman at na-experience, di ba? Para masabi mo kung masarap o hindi. Sa totoo lang, hindi ako natuwa. Pero, nung gumawa pa ako ng pineapple jam, ang sarap po ng pineapple jam, hindi po siya mapait, hindi po siya mapakla. As in talagang mapapaubos, mauubos mo yung luto. Kumbaga, uulit-ulitin mong ipalaman. Pero ito, isa pa ulit. Wala kasi kaming tinapay eh. Tikman ko ulit. Siguro kasi hindi pa siya masyadong hinog. Kaya medyo mapakla na medyo mapait din. Siguro kasi yung mga butong maliliit, hindi, ang buto po niya, maliliit po siya. Hindi po malalaki. Tapos, yung parang kumakain ka na nga lang ng parang sapal, yun po. So anyway, nagkaroon na kayo ng idea kung anong lasa ng pomelo dyan. Yeah, first time ko din pong gumawa. So yan. Yan po yung aking ipapabaha. Ayaw ko naman po magsinungaling sa inyo sa harapan ng camera, di ba? Porque gusto kong ma-impress kayo. Pero at least, sinasabi ko po yung totoo. So, based on po sa aking observation, mapakla. Siguro dahil hindi pa hinog masyado. Medyo mapait. Pero hinimay ko naman, tinanggal ko naman ang balat ng ayos. Siguro kasi yung buto napasama. Yung maliliit na buto, hindi ko natanggal. Naduling na si Heidi. So, yan. Tapos, pag kinagat mo siya, mas masarap talaga ang ano, pineapple jam. The best. Strawberry. Natikman ko na rin strawberry. Pero the best pa rin strawberry. So, ito. Hindi na ko na po mauulit magluto. So, yan. Buti na lang. Isang piraso to. Ito lang po yung kinalabasan niya. Kunti lang po siya. Ang dami nun, isang pinggan siya, pero ito lang po yung kinalabasan niya. So, yan. So, again, guys, thank you for watching. Sana nabigyan ko kayo ng idea at nagkaroon na kayo ngayon ng
magdadalawang isip na siguro kayo kung iluluto nyo ba yung pumelo nyo o kakainin nyo na lang sariwa. So, yan. Nagpapasalamat po pala ako sa lahat ng aking viewers, sa lahat ng aking subscriber, at sa patuloy na pagtangkilik ng aking channel, kahit na ilang views, okay lang yan. Still fighting ako. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Hanggat may nanonood, isa, dalawa, tatlo, ibig sabihin, may interesado pa rin sa aking video. So, yan po. At sa lahat po ng humati sa aking anak, ng birthday niya, at sa yung mga naunang nag-join ng yung screenshot nila, abangan nyo po ang raffle draw po ay September 24. Yan po. So muli, ito po si Mami Hides mula dito sa Taiwan. Thank you for watching my vlog and sana po patuloy nyo po ako suportahan. Kahit na po siguro konti nabuburing na po kayo at nakulog. Yan po. Thank you for watching mula dito sa Taiwan. Ito po si Mami Hides. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Lalo na OFW. Kaya natin yan.